Praise God, purihin po ang Panginoon, purihin po ang Diyos. Muli naman po, isang pinagpalang umaga. Ang bati ko po sa inyong lahat, kayo muling nakikinig sa impilang pinagpala. Ito po ang Channel of Blessing. At sa umaga pong ito, muli po ang inyong lingkod, si Brother Resurrection Rex de Villas, America. Ay muli pong nag-aanyay sa inyo na pakinggan po natin ang mga salita ng Diyos. Ito po ang napakahalagang pag-uusapan po natin is about the danger of being unfaithful. So, mahalaga po yung maging tayo maging faithful sa Panginoon, sa Diyos, at lalo tigit po Panginoon, mga kapatid, sa kanyang mga salita. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Sinasabi po ng John chapter 6 mula po sa mga talatang 60 to 69. Sabi po rito ng Bible, John chapter 6 from verse 60 to 69. On hearing it, many of his disciples said, "This is a hard teaching. Who can accept it?" Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, "Does this offend you? What if you see the Son of Man ascend to where he was before? The Spirit gives life, the flesh count for nothing. The word I have spoken to you are spirit and they are life. Yet there are some of you who do not believe. For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him." He went on to say this, "This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him." From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. "You do not want to leave too, do you?" Jesus asked the 12. Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We believe and know that you are the Holy One of God." My dear brothers and sisters, the gospel of the Lord Jesus Christ. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Napaganda po ng ating pag-uusapan ngayong umagang ito, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At alam ko pong kayo po'y nabibless. At hiling ko po sa inyo na ishare niyo po ang channel na ito, the Channel of Blessing ng inyong lingkod, Brother Rex America. Ito po ang Takeover Holy Spirit Channel dito po sa YouTube. At sa umagang ito, mga kapatid ko ay Kristo, ang ating pag-uusapan is the danger of being unfaithful. Ang panganib sa pagiging di tapat, mga kapatid. Alam niyo po, ang faithfulness, napakahalaga po yan. Sabi nga po ng banal na kasulatan at ng mga kasabihan, ano, honesty is the best fallacy. Yung pong pagiging honest ano po, or being faithful to God, yung po ay napakahalaga bilang isang pag-uugali ng isang tao. Actually, yan po ang pinaka-importante na ugali o attributes of a Christian, mga kapatid. Kasi God is faithful, mga kapatid. Wala pong maikakaila dyan. Ang Diyos po ay Diyos na tapat at hindi po siya nagbabago ngayon, noon, at magpakailanman. Kaya po ang katuroang ito sa John chapter 6, mapapansin po natin na bago po itong verse 60 ay ang pinag-uusapan po dito ay ang pagsasabi ng ating Panginoon Jesu Kristo na siya po yung bread of life. Siya po yung tinapay ng buhay na nagmula sa langit. At kung titingnan po natin ang sinasabi ng ating Panginoon Jesu Kristo sa verse 53, ang sabi po rito, "Jesus said to them, I tell you the truth." Sabi ng Panginoon Jesu Kristo, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. So, pag sinabi pong truth, katotohanan, ito po ang napakahalaga. Hindi naman pwedeng magsabi na ang Panginoon Jesu Kristo ay nagsisinungaling. Kaya nga po, si Kristo po ang katotohanan at sinasabi niya, sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Sabi niya, continuation of verse 53 ng John chapter 6, "Unless you eat the flesh
of the Son of Man and drink His blood, you have no life. Malimat daw po natin na kanin ang kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo, hindi tayo magkakaroon ng buhay. May mga nagsasabing ito raw ay simbolo. May mga nagsasabing ito raw ay hindi literal. But remember, brothers and sisters, sabi ng Panginoon, I tell you the truth. So, mayroong mga sinulat sa Bible na literal at mayroong hindi naman literal. Pero sa katotohanan po, sinasabi ng Panginoon, I tell you the truth. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. At ano po yung katotohanan? Ang ibig sabihin ng katotohanan, ang kanyang sinasabi. Ano ba ang katotohanan na sinasabi ng Panginoon? Sabi po ng verse 54, whoever eats my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise him up at the last days. Mga kapatid, ito ang tinutukoy ng Panginoon Jesucristo. Bago ang Panginoon umakyat sa langit, iniwan ang mga bagay na ito. Ito po ang sabi niya, sinasabi ng Panginoon Jesucristo, do this in memory of me. Yung memory ay ang pag-alala sa Panginoong Jesus. Ang pag-alala, mga kapatid kay Kristo, ay ang aalalahanin ay the Paschal Mystery. Ano po ba ang Paschal Mystery? Yung kanyang pagdating dito sa lupa bilang naging isang sanggol, dinala ng isang birhen, si Blessed Virgin Mary, at ipinanganak, nagpakahirap, nagpakasakit sa pamagitan po ni Poncio Pilato. Makikita natin doon ang pagpapakahirap ng ating Panginoong Jesucristo hanggang siya'y ipako sa krus. At nang siya'y ipako sa krus, siya'y namatay, inilibing, nanaog aniya sa kinaruruunan ng mga yumao. Makikita natin yan sa sulat ni San Pedro. At kung saan po, pinuntahan niya ang mga naunang mga taong namatay dahil upang patunayan na ang kaligtasan ay tanging kay Kristo lang. Sinabi po yan ng Acts chapter 4 verse 12. Na kay Kristo lang ang kaligtasan at walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng marami. Kaya maliwanag na iyon ang sinasabing alalahanin, the Paschal Mystery, ang pagpapakahirap, pagkamatay, pagkalibing, pagpunta sa impyerno at inaralan ng mga taong nanduroon at sinamang muli ng Panginoon at muli siya'y magbabalik. We are waiting for the final coming of the Lord. Nag-iintay po tayo. Those who are faithful in the Lord, those who are faithful in God, those who are faithful in His Word. Kaya nga po ang katapatan, ano, mga kapatid, ay napakahalaga. At may panganib, mga kapatid, being unfaithful. Ano po ang panganib, the danger of being unfaithful? Siyempre, amaya po natin mapag-uusapan yan, ang panganib dyan, ano? Pero sinasabi po rito sa continuation ng ating pong sinasabi, for my flesh is the real, yan, sinasabi po ng verse 55, for my flesh is the word real, mga kapatid. Napakalaga po ang word na real. Hindi po sinabi ng Panginoong, for my flesh is a symbol. But He said, for my flesh is real food and my blood is real drink. Mahalaga po ang word na real o real. Ibig sabihin na real, tunay na pagkain. Pag sinabi pong tunay o real, mga kapatid, ay nangangahulugang hindi tumutukoy ito sa symbols. Ito'y tumutukol sa natural, na tunay, the truth that we need to eat, the flesh and the blood. Sabi ng mga tao, kaya nga sabi niya dito sa verse 60, on hearing it, many of these disciples said, this is a hard teaching. Mabigat na turo. Kasi they are thinking that magiging silang cannibals. Kasi eating flesh is a cannibals. Pero mga kapatid, remember that is by faith. Ano? Mga kapatid, sa ginagawa po natin ngayon, sa ating pagdiriwang, ang tawag po ay Eucharistia. Yan po ay isang salita na Grego na kung saan ang ibig sabihin po ay the celebration of victory.
Alam niyo po ang celebration of victory, pananagumpay. Bakit sa pagkatay pinanagumpay ng nagtagumpay? At sino po ito? Ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga po, napakalaga, ito ay itiutos ng Panginoon, and being obedient to His word is very important. Kaya nga po, sabi ng, mahirap na aral ito. Ha? Kaya sabi ng verse 61, aware that His disciples were grumbling about this, Jesus said to them, has this offended you? Ito ba'y naka-offend sa inyo? What if you see the Son of Man ascend to where He was before? Mga kapatid, sinisigurado ng Panginoon na ang kanyang sinasabi totoo, na ang kanyang sinasabi ay literal at hindi po tinutukoy na symbols. Kaya makikita po natin dito ang sinabi ng Panginoon, what if you see the Son of Man? Gaano pa kaya kung makita nyo na ang anak ng tao ay bumababa mula sa langit? So, anong ibig sabihin ng word na ito ng Panginoon? Bakit hindi nyo matanggap ang sinabi ko na dapat nyong kanin ang aking laman at inumin ang aking dugo? Yan naman po'y matatanggap lang ng taong may pananampalataya sa Diyos. Matatanggap lang yan ng mga taong may pananalig sa Panginoon. At alam nyo mga kapatid, being a Catholics, alam nyo po, napakalalim ng pananampalataya ng mga Katoliko. Bakit po? We can accept that teaching, and we believe, and we accept the teaching, and we do it. Di natin po dinideny ang turo ni Kristo. Masasabi natin, this ministry, the El Shaddai ministry, ay masasabi natin, this the true, full gospel. Totoong, buong gospel ang iniaaral. Hindi po natin binabaliktad. Hindi po natin nilalaktawan ang salita ng Diyos. And we believe the teaching of the Lord Jesus Christ. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Sabi niya, gaano pa kaya kung makita niyong manhikmanahog ang Panginoon o bumababa mula sa langit? Ha? Sabi ng verse 63, the Spirit gives light. Tandaan niyo, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. The flesh count for nothing. Ang laman, mga kapatid, ay baliwala. But the word, sabi niya, but the word I have spoken to you are spirit and they are light. Ang sinasabi ko sa inyong salita ay espiritu at buhay. That word is spirit and light. Ang sinabi ni Kristo, if we do it, it becomes our light. It becomes our strength. It becomes the pool measure of our faith, mga kapatid. Yet there are some of you, sabi ng Panginoon, yet there are some of you do not believe. Mayroong ilan sa inyong di nananampalataya. Bakit? God, Jesus, is all-knowing. He knows our mind. He knows our hearts, mga kapatid. Alam ng Panginoon Jesucristo kung sino ang totoo at kung sino ang hindi. At ito ang sinasabi ng Panginoon, for Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray Him. He went on to say this, this is why I told you that no one can come to Me unless the Father has enabled him. Kaya ko nga ito sinasabi sa inyo, walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo. Yes, that is true. How can we come to the Father if we don't believe the teaching of the Lord? Kung hindi natin tinatanggap ang aral ni Kristo. But if we accept and live it or obey the Word of God, the teaching of the Lord Jesus Christ, makararating tayo sa kanyang sinasabi, ang buhay na hahantong sa langit. Sabi po ng verse 66 ng John chapter 6, verse 66, kung titingnan po natin, John chapter 6, verse 66, ay makukote po natin na 666. At alam naman po natin ang sinasabi ng 666 sa Revelation chapter 13. Ito po ay tumutukoy sa Antichrist, sa Antikristo. At hindi po natin pwedeng masabing this is a coincidence. But remember the Bible, it is the truth. And nothing but the truth, it is the whole truth. Mga kapatid. Kaya nga po, even the verses and even the numbers and even the point, or sabi ng Panginoon,
maging ang kaliit-liitang bahagi sa kasulatan, hindi pwedeng mabawasan. Kaya, makikita natin, ito po ba'y coincidence? I know that is not coincidence. That is the truth. Kaya nga po, John chapter 6 verse 66, makikita po natin ang pagiging 666. Sabi niya dito, from this time many of his disciples, mga disciples pa ni Kristo, turned back and no longer followed him. Dahil lamang sa aral ni Kristo, hindi nila matanggap ang aral ni Kristo, lumayo na, tumalikod at iniwan ang Panginoon, hindi na sumunod sa Panginoon sa Kristo. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagtalikod? That is a personal apostasy. Ang pagtalikod po, ang di pagtanggap sa aral ni Kristo ay ang apostasya at ang pagtalikod, pag-reject sa teaching ni Kristo ay tumutukoy sa mga antikristo. At ang antikristo ay yung mga di tumatanggap sa Panginoon, yung di nananalig kay Heso Kristo. Kaya mahalaga po ang manalig kay Kristo sapagkat siya lamang ang tunay at tapat na tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas, tanging si Kristo lang. Even our congregation, even organization, even any fellowship, hindi po makapagliligtas. Ay sino po ang makapagliligtas? Si Kristo. Siya lamang, Acts chapter 4 verse 12, na kay Kristo lang ang kaligtasan at walang ibang pangalan ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng marami. Kaya maliwanag na maliwanag mga kapatid ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga po, kung ito'y tumalikod, 666 po mga kapatid, hindi nila matanggap ang aral ni Kristo. Ano mga kapatid ko, bakit nang gaganap ang mga bagay na ito? Sabi ng Panginoon, you do not want to lead to, do you? Jesus asked the 12, aalis din ba kayo? Sabi ng Panginoon sa mga iba pang mga alagad ni Kristo, the 12 disciples. At ang sabi po ni Simon Pedro, alam nyo, madalas na kasasagot si Saint Peter. Kaya nga po, siya ay pinili na leader, mga kapatid, o the first pope in the church. Kaya nga po, siya po'y lagi nakakasagot maging nung tanungin ng Panginoon sa Kristo ang mga disipulo niya. Nang tinatanong ng Panginoon, sino raw ako sa mga tao? Walang nakasagot ni isa sa mga disipulo ni Kristo maliban kay San Pedro. At ang sagot ni San Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ang sabi ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas sapagat hindi ang tao ang nagbigay sa inyo yan, kundi ang kapahayagan niyan ay bigay sa iyo ng Amang nasa langit. Mga kapatid, mahalaga, ang taong tunay na nananalig, nananampalataya, ay binibigyan lagi ng Diyos ng kapahayagan. Ha? Kaya nga po, bihira sa mga tao ang nakakaranas at nakakatanggap ng divine revelation of the Lord. Maaring minsan, sinasabi natin revelation of God, but it's not sometimes God's revelation. Sometimes, ang diablo ang nagbibigay. Pero kung minsan, mga kapatid ko kay Kristo, human spirit and not the Holy Spirit. Ang sabi ng Bible, you do not want to live to, do you? Jesus asked the 12. Simon Peter answered him. Ito ang sabi ni Simon Pedro, Lord, to whom shall we go? Kanino pa kami pupunta, Panginoon? You have the word of eternal life. Nasa sayo ang salita na nagbibigay buhay. We believe and know that you are the Holy One of God. Nasa sayo ang salitang nagbibigay buhay at alam ko na ikaw ang nag-iisa na banal na Diyos. Mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin ay ang katawan at dugo ni Kristo, being faithful. Sabi ng iba, simbolo lamang yan. Pero mga kapatid, sa aral ni San Pablo Apostol sa 1 Corinto 11, sabi po niya sa 1 Corinthians chapter 11, mahalaga po itong makita po natin. Ang tinutukoy po rito ay ang sinasabi natin, pinag-uusapan, ang katawan at dugo ni Kristo. Sabi po rito sa 1 Corinthians chapter 11, sabi niya, verse 23, for I received from the Lord what I also pass on to you. Tinanggap daw ito, sabi ni San Pablo,
naaral ng Diyos, ng Panginoon Jesucristo. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body." Jesus said, "This is my body." Jesus did not said that this is the symbol of my body, but Jesus said, "This is my body, which is for you." And then sabi ni Kristo, "Do this in remembrance of me." Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Sino ang aalalahanin? Yun nga po, the Paschal Mystery, si Kristo. Hindi po ang symbol ay ang tinapay, kundi sabi ng Panginoon, "This is my body." In the same way, after supper, sabi ng verse 25, 1 Corinthians chapter 11, verse 25. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Kapag gagawin niyo daw ito, iinumin ang dugong ito, ay inaalala niyo ang Panginoon. Kaya ang sabi po, "For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Kaya't kung ito raw ay ginagawa natin, ang katawan at iniinom ang dugo ni Kristo, ginagawa natin ito, mga kapatid sa Aberon, ipinapahayag natin ang pagkamatay at ang muling pagbabalik ni Jesus. Yan ang Paschal Mystery. Kaya nga po, the Paschal Mystery, ang pagpapakahirap, pagkamatay, muling pagkabuhay at ang pagbabalik ni Kristo. Kapag daw ginagawa natin, mga kapatid, ang breaking of the bread at ang drinking of the blood of Jesus, ay pinapahayag natin ang kanyang pagkamatay, muling pagkabuhay at ang kanyang pagbabalik. Kahit sabi ng banal na kasulatan sa verse 27 ng 1 Corinthians chapter 11, "Therefore whoever eats the bread or drink the cup of the Lord in an unworthy," ha? Tandaan po natin, ang sino mang kumakain, umiinom ng tinapay at umiinom ng alak na ito, ng dugo ni Kristo, na hindi nararapat, will be guilty of sinning against the body. Guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Mga kapatid, the question is, kung ito'y ordinaryo at simbolo lamang, bakit tayo magkakasala? Bakit po natin ito magiging kasalanan? Pero dahil ito ay totoo at ito'y sinabi ni Kristo, at kung wala tayo rito respeto at pagsunod at pagsampalataya, ay dumaragdag sa atin ang hatol ng Diyos. Nagiging tayong guilty, nagiging tayong makasalanan, mga kapatid. Sabi ng verse 28, "A man ought to examine himself before he eats of the bread and drink of the cup." Abay, examinin daw po natin ang ating sarili bago kumain at uminom ng itinuturong ito ni Kristo. Ay kung yan po'y simbolo, ay bakit naman po kailangan pa ito? Pero dahil katotohanan ang aral ni Kristo, sabi nga, "It is the real food, it is the real drink," mga kapatid. Remember the word real. Kaya nga po sabi ng banal na kasulatan, verse 29 ng 1 Corinthians 11, "For anyone who eats and drink without," tandaan niyo po natin, "without recognizing the body of the Lord, eats and drink judgment of himself." Nagiging kahatulan sa kanya kapag ito'y ginagawa mo, tinatanggap mo ng walang pagrespeto, pagtanggap na walang pananalig at pagsampalataya, ay dagdag na hatol sa atin, kapatid, ang parusa ng Diyos. Kaya nga sabi ron, verse 30, "That's why many among you are weak and sick." Kaya raw maraming mahihina at maraming sakitin na mga Kristiyano dahil sila ay di nananalig at nananampalataya. Maraming may sakit, maraming problematic, maraming asthmatic at maraming walang atik. Ano po ba ang atik? Pera. Naghihirap sa buhay dahil they don't believe in the true teaching of the Lord Jesus Christ. They don't accept the truth and nothing but the truth. Mga kapatid,
kailangang tanggapin natin ang katotohanan dahil sinabi ng John chapter 8 verse 31 to 32. Kung patuloy kayo aniyang susunod sa aking aral, patuloy na susunod sa aking aral, tunay na kayo mga alagad ko. May tunay na alagad si Kristo. Yung patuloy na sumusunod sa kanyang aral. Tunay na kayo mga alagad ko aniya, makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya nga po, maraming hindi malaya. Maraming hindi lumalaya sa mga sakit karamdaman sapagkat di nila matanggap ang aral ni Jesus. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Verse 13 ng 1 Corinthians chapter 11, that's why many among you are weak and sick and a number of you have fallen asleep. Mga namatay na, mga natulog na ng kamatayan, hindi na sila nagising. Aywan ko makasama sa paggising sa pagbabalik ni Jesus. Mga kapatid, sabi ng verse 31, but if we judge ourselves, we would not come under judgment. When we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned with the word. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for each other. If anyone is hungry, he should eat at home so that when you meet together, it may not result in judgment. Kaya mahalaga mga kapatid, ang pagtanggap sa aral na ito ng Panginoon, sapagkat ang aral na ito ng Panginoon ay banal. Ang aral na ito ng Panginoon ay katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa ating lahat mga kapatid. Kaya nga po, mga minamahal kong kay Kristo, kailangan nating maging tapat. Dahil pag tayo hindi naging tapat, being unfaithful, mayroon pong danger, may panganib. Kaya nga po, ang today's gospel is pertaining to being faithful at huwag tayong maging unfaithful, especially to the body and the blood of the Lord Jesus Christ. So, tandaan po natin ang John chapter 6, verse 66. Yan po ay tumutukoy sa 666 at ang 666 sa Revelation chapter 13. Huwag daw tayong tatanggap sa mark of the beast na yan. Yung pagtalikod kay Kristo ay nagiging antikristo at ang pagtalikod kay Kristo, pag-deny sa Kanya bilang Diyos. Tandaan po natin, sabi po ng 1 John 5, the following verses, 1 John chapter 5, doon po mula sa 19 up to 22. No, sabi po ng Bible, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sabi doon po, alam nating tayo mga anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Ang buong sanlibutan ay kontrolado ng Diablo. Subalit, sabi ng banal na kasulatan, binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Binigyan niya tayo ng pangunawa upang malaman natin ang katotohanan. At ang katotohanan yan ang magpapalaya sa atin. Sabi ng banal na kasulatan sa 1 John 5, alam natin tayo mga anak ng Diyos, ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Binigyan niya tayo ng pangunawa at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesu Kristo. Ito, aniya, ang tunay at nag-iisang Diyos, ang Panginoong Jesus. Mga kapatid, what is unfaithfulness? Unfaithfulness is the failure to fulfill the obligation of a relationship, especially the relationship to the Lord Jesus Christ. The perfect relationship to our Lord Jesus Christ is being our Savior, being our God. Sabi ng John chapter 1 verse 12, mga kapatid kay Kristo, John chapter 1 verse 12, yun lamang nanalig, tumanggap, nanampalataya sa Kanya ang siyang binibigyang karapatang maging anak ng Diyos. Kaya nga po, the failure to fulfill the obligation of a relationship resulting in this loyalty to God and to His Word and others. Yan po ang unfaithfulness. And remember, unfaithfulness to His Word, tulad ng ating pinag-uusap at pinag-aaralan, kapag di tayo nagiging tapat sa Kanyang salita, sa Kanyang sinabi, ay tayo po'y nagkakasala. Remember that unfaithfulness, binababalaan po tayo ng Panginoon,
the new covenant, iniwan sa atin ang new covenant that representing the Lord Jesus Christ. Do this in memory of me. Gawin natin lagi yan na aral na yan ang ating Panginoon Jesus Cristo. The danger of being unfaithful to God. Remember, unfaithfulness leads to judgment. Makikita po yan at mababasa natin sa Deuteronomy chapter 32 verse 20. May kaparusahan sa mga taong hindi magiging tapat sa kanyang mga salita. Individual judge for unfaithfulness. Mayroon pong mga kaparusahan sa bawat lalabag sa ating sa mga salita ng Diyos. Hanggang sa dumating na tayo po ay mapahamak at maligaw at di natin masumpungan ang tunay at tapat na daan. Walang iba kundi si Kristo. Kaya sinasabi po ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father except through me. Tanging na kay Kristo lang ang daan at pamamaraan patungo sa ating ganap na kaligtasan sa langit. Kay Kristo. Mga kapat kay Kristo, to restore our relationship to God, kung tayo na pagpapala ng Diyos sa broadcast na ito at nais nating muling mabalik ang ating relasyon sa Panginoon, kailangan natin ang repentance. Kailangan natin ang pagsisisi. Sabi po ng Ezekiel chapter 39, verse 25 to 26, God's purpose through the exile is to bring about the eventual repentance and restoration of His people. Gusto ng Panginoon na tayo po ay magbalik loob sa Kanya. Tinatawagan tayo ng Diyos. Hali kayo, sabi po ni Propeta Isaias, hali kayo at magkaliwanagan tayo. Gaano man karumi, gaano man kalaki ang ating kasalanan, handa tayong patawarin ng Diyos. Sabi ni Jesus sa Mateo 11:28, come to me, all of you who are heavily laden and burdened, and I will give you rest. Maaring kaya bigat na bigat ka na sa iyong mga problema at suliranin sa buhay ay dahil kapatid sa di mo pananampalataya sa aral ni Kristo. Manalig kayo, panampalataya tayo sa salita ng Diyos. Dahil ang salita po ng Diyos ay buhay, mabisa, kagaya ng tabak na tigkabilay talim. Ito'y tumatago sa mga kasukasuan, sa mga buto, sa mga utak ng tao at natataho na lalaman ang mga iniisip natin. Mga kapatid, sa umagang ito, halika, manalangin tayo sa Panginoon. Sabihin mo kapatid, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Nagtitiwala po ako sa iyo. Ikaw ay namatay, muling nabuhay, umakyat sa langit at muling magbabalik. Tinatanggap ko po ang iyong aral na gawin namin ito bilang pag-alala sa iyo. Inaangkin ko, Panginoon, ang aral mo. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas. Panginoong Jesus, paglilingkuran kita maging sa panahon ng kagipitan, problema at trial sa buhay. Ikaw pa rin ang aking paglilingkuran. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Alam ko pong kayo po'y na-blessed. Alam ko pong kayo na pagpala ng Diyos dito po sa broadcast, sa Takeover Holy Spirit Channel of Blessing. At kung kayo po'y na-blessed at napagpala ng Diyos, ang aking pong email address, gusto niyong mag-share, magbahagi sa karanasan, ang aking email address ay resamerica@yahoo.com.ph. Subaybayan niyo po ako dito sa Channel of Blessing. Sinishare ko po ito sa Facebook, Brother Rex D. America at Brother Resurrection Rex D. America. Dalawa po ang aking account dyan po sa Facebook. Gamitin po natin ang internet to spread out the word of God. May God bless you. More power, more blessing. I pray for you every day and every night.
God bless and bye-bye.